Wikang Filipino bilang wika ng karunungan. Yan daw ang naisisulong ng sentro ng wikang Filipino. Kapansin-pansin daw kasing ang wikang Ingles pa rin ang tinitignang wika ng mga edukado. May report si Ruth Cabal. Sa Kongreso o kaya'y sa mga korte, Ingles ang wikang ginagamit. Kaya sa interview nga ng Judicial and Bar Council bilang isa sa mga nominado para sa magiging susunod na Chief Justice, iminungkahi ni dating Congressman Ronaldo Zamora na gawin ang mga paglilitis sa Filipino. Nag-aalala po ako nang nangyayari sa ating bayan ay nagkakaroon tayo ng parang dalawang lingwahe in the law. Ano po yan? English, which is used by our justices, by our lawyers, by our courts, and then Filipino, which is used by everybody else. I am a little worried that because of this, the law becomes separate from the lives of ordinary people. Sinisiguro po nating maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Malaking bagay raw na nasimulan na ng Pangulong Aquino ang tradisyon ng paghahatid ng taunang State of the Nation Address sa Filipino. Obserbasyon ng sentro ng wikang Filipino sa University of the Philippines, nagpapatuloy pa rin daw kasi ang nosyon na ang wikang Ingles ang tinitingnang wika ng mga edukado o ng mga intelihente. Kaya raw sa pagdiriwang ngayon ng buwan ng wika, layo nilang isulong ang Filipino bilang wika ng karunungan. Sa exhibit nila para sa buwan ng wika, nakadisplay ang mga libro sa iba't ibang disiplinang sinalin sa Filipino. Ang susunod na proyekto nga raw nila, gawing e-books ang mga naisaling libro. Gamitin natin ang Filipino sa lahat na aspekto ng pamumuhay na makikinabang ang sambayanan. Yung pagbibigay, pagsasakapangyarihan, empowerment. Hindi usapin ng Ingles versus Filipino. Ang Polytechnic University of the Philippines o PUP, dinala rin nga online ang kanilang pagdiriwang ng buwan ng wika at nagpapasali ng ilang kataga sa mga estudyante, tulad ng programa ng gobyernong Conditional Cash Transfer o kaya'y Low Pressure Area. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, nagbabago naman daw kasi sa pagdaan ng panahon ang ating wika. Dahilan kung bakit tinuturing na ring hindi formal na uri ng Wikang Filipino ang mga salitang jejemon o bekemon. Pero tanggap na rin ang nakararami sa nakauunawa. Kasi sa mga kabataan natin ngayon, sabi ko nga kanina, mapipigilan mong agos ang tubig pero ang saltik ng bibig, hindi mo mapipigilan. Umaasa ang sentro sa UP na dumating ang panahong di na kailangan pang magdiwang ng isang buwan ng wika. Bagamat para sa ilang estudyante, may kabuluhan pa rin naman daw ito. Yes, kasi it's our natural heritage. Parang it's a national treasure. It's a symbol of our country. Hanggat nag-celebrate tayo, ibig sabihin, hindi pa tayo natatapos sa consciousness raising. Kailangan mo laging ipaalala na, teka, may wika tayong pambansa, kailangan pa natin i-develop. Ruth Cabal, GMA News.